Hi, hello guys. Kamusta na ulit kayo? Welcome to my channel, Captain Alas. Guys, today ang vlog ko is tuturuan ko kayo kung paano mag-aral ng Morse code. Ano ba yung Morse code? Well, mostly ginagamit yan before sa barko. So, nasa barko tayo ngayon, no? So, before nung meron pang mga radio operator sa barko, ginagamit ang Morse code sa pag-transmit ng mga messages, no? Sa pag-receive ng mga weather forecast. So, guys, nowadays, actually, hindi na ginagamit namin dito yan sa barko kasi medyo high-tech na yung technology, no? Meron na kami mga satellite communication, mga Inmarsat. So, meron na rin kaming weather forecast, pinapadala direct sa computer, no? Pero kailangan pa rin as officer sa barko, deck officer, kailangan pa rin naming pag-aralan at malaman yung Morse code at gaano ba kahalaga to, no? Kasi in case of emergency na mag-build yung ibang mga communication equipment namin dito, through Morse code, pwede kaming makipag-communicate. So, kung alam mo kasi yung Morse code, pwede kang makipag-communicate through light sa ilaw, no? Well, bago mo matutunan yon, kailangan malaman mo muna yung basic na ano ba yung Morse code, no? So, i-share ko sa inyo guys, merong apps na pwede nyo i-download sa Play Store para madali nyo lang matutunan yung Morse code, no? Guys, papakita ko lang sa inyo yung ilan namin sa mga communication dito, no? Na kung saan dito kami nakaka-receive ng mga weather forecast, no? Ito yung Inmarsat International Maritime Satellite, no? So, mapapansin nyo, dalawa to. May printer siya. So, nagpapadala yan ng forecast every 6 hours. Kung masama ang panahon, every 3 hours, no? Before, walang ganyan na Morse code yung ginagamit, no? Dinidecode ng mga radio operator. So, ganun kalupit yung mga radio operator dati, no? So, ito naman yung forecast namin sa computer, guys, no? Ito, kung mapapansin nyo, parang may guhit siya. Yan yung dinadaan ng barko namin, no? So, ito yung barko. Itututok mo lang dyan. Makikita mo yung direction ng wind, temperature, kung ano-ano pa. So, ganyan na ka-high-tech ngayon, guys, no? Computerized na. So, hindi na actually namin na ginagamit yung Morse code. Pero, interesting na matutunan ng Morse code, guys. Guys, ito yung radio room ko, no? So, palibot ako ng mga kung ano-anong equipment dito sa barko. Satellite. May mga radio rin, no? HF, VHF. So, satellite communication. So, yun ang communication namin. Medyo high-tech ng mga gamit dito sa barko, guys, no? And then, dito naman, may mga radar, ECDIS. So, marami, napakaraming equipment dito, no? Binigyan ko lang kayo ng kaunting background. And later on, discuss natin yung sa Morse code. Nowadays pala guys, wala na kaming radio operator, no? Wala ng RO o radio operator sa barko. So, sino ang umahawak ng communication sa barko? Kami. Kaming mga deck officer. From captain, chief mate, third mate. So, lahat kami is capable mag-operate ng any kind of communication sa barko. At bago ka makapag-operate ng mga equipment na yan,
is dumadaan kami sa examination, no, sa NTC. Meron kaming radio license, no. Pwede kaming mag-operate ng any kind of band sa radio, no. Walang ano yon, walang limitation, no. So bago ko simulan yung vlog ko, guys, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, no, click nyo lang yung subscribe button, like nyo na rin, i-share, and hit nyo yung notification bell, no, para updated kayo sa mga post ko, no. So simulan natin yung ating topic. Let's go learn Morse code. Let's go. Hi, hello guys. Kung mapapansin nyo, ito yung Morse code application ko. Itong Morse code. Ay, parang letter M siya, no? So, gawin nyo, punta kayo sa Play Store. Type nyo lang yung Morse code, no? Morse code. Yan, Morse code. So, ngayon wala kasi akong internet. Pero meron na akong apps dito sa cellphone ko, no. So ito yung ano niya, pinaka logo niya, letter M. Click natin siya. So once na-download mo na yung apps ng Morse code, pag kinilik mo siya, ito ang lalabas, guys, no. Meron siyang letter list, learn Morse code, guess the letter code, recognize sound, words, translate. So magsimula ka rito sa umpisa, sa letter list. Ano ba to? Di, click mo siya. So yan ang lalabas, guys, no? A, B, C, D, N, alphabetical hanggang Z. And the number 1 to 9, 0, 1 to 10. Oh, 1 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. So bawat letter and bawat number meron siyang corresponding na Morse code, no. Mapapansin mo may dot saka dash. So for example, sa letter A, no, paano mo babasahin yan? Dida, ganyan yan, eh. So bravo, da di di dit, da di da dit, da di dit, echo dit, di di da dit, hanggang sa makabisado mo siya, no. So before, ang ginagawa ko, guys, kasi medyo madugo rin ang pagkabisa ng Morse code, no. So ang gawin nyo, pakonte-konte, no. Halimbawa, sa isang araw, kabisaduhin nyo lang yung 5 letter. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. So, ang ginagawa ko before, kuha ko ng kapirasong papel, and then susulat ko yung Alpha, Dida, Bravo, Daddy, Didit, Charlie, Daddy, 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 Didit. Paulit-ulit yun hanggang sa makabisa ko siya, no? And then, baliktarin mo siya. Pagkatapos noon, sunod naman letter. Ganun ang ginagawa ko dati. Depende na sa inyo, guys, no? Kung saan kayo mapapadali sa pag-aaral nyo ng Morse code. So guys, proceed tayo dito sa next step, no? Learn Morse code. Click natin. Exit. So dito ipapakita yung letter, then may corresponding Morse code. Tapos sa itaas may score, no? So, pipindot ka rito sa cellphone. Try natin. So, nag-disappear, no? Pindutin mo ulit. So guys, pansin nyo, 10 out of 10, so wala tayong mali, no? So ganun lang. Ipindutin mo yung Morse code, then magdi-disappear, tapos pindot ulit.
So guys, proceed tayo sa pangatlo. Guys, the letter code, click natin. So dito may Morse code, tapos may letter, may score sa taas, no? So pipindutin nyo lang yung corresponding letter sa code, no? So proceed tayo. So sunod. Hanggang 10 tayo, guys, no? Para may ituro pa natin yung iba. So ganun lang kasimple, ano, pipindutin nyo lang yung corresponding letter, kagaya nito. Dida dit is Romeo. So ganun lang, no? Dada. So da is tango. Dida didit. So dida didit is lima. Dada is Mike. So 10 out of 10, so wala tayong mali, no? Ganun lang. So matututo kayo rito, guys. So guys, proceed na tayo sa saan ba tayo, pang apat na, no, recognize sounds. So hulaan mo na yung sounds na essential ng computer, no? Medyo madugo na to ng konti, no? Pero before nating buksan tong ano, yung pang-apat, check natin yung setting. So 19 word per minute, medyo mabilis pala to, no? Pero tingnan natin na mahula natin, no? Mostly sa beginners, lagay mo lang siya sa 5 or 10 words per minute. So tingnan natin. Click natin. Recognize sounds. Ayun. Pansin nyo, nag-send na kaagad siya, no? Didididit. So sa taas may score, tapos sa baba yung letter. So yung unya na sinend, didididit is hotel. Mhm. Didadadit, didadadit is papa. Dadadit, golf. Oscar. Alpha. Didadadit. Didida. Mhm, tango. So didididida is, so out of 10 na ano tayo, no? Nakasampo, no, sa setting na 19 words per minute. So sa speed na 19 words per minute, kaya nating hulaan, no? Pero recommend ko sa inyo, sa beginners, magsimula kayo sa 5 words per minute, no? So ganon, para makabisado. So guys, proceed na tayo rito sa sunod, no? Tapos na tayo sa recognize sounds. Dito tayo sa words. Dito magta-transmit ka. Click natin. Ayan. So ganun pa rin, merong score sa itaas, tapos may letter. Dito pipindot ka sa cellphone mo. So sa umpisa, syempre medyo mabaga lang, no? Bagala natin, mga 5 words per minute, no? Try natin. So medyo mabagal, no? Mga 5 words per minute. And then hanggang sa bumilis ka ng bumilis, guys, no? Kasi the more na nagpa-practice ka, pabilis ng pabilis, no? So may 8 na tayong tama, no? Bibilisan natin konti. So pansin nyo, guys, no, medyo, kung medyo bihasa ka na, pwedeng bilisan, mas bilisan mo pa, no? So
25 na tayo, no? 25 out of 25. Hala tayong mali, no? So, ganun lang, guys, no? Pabilis ng pabilis, no? And then, exit tayo. Sunod, proceed tayo sa sunod. So, guys, proceed na tayo dito sa last portion, no? Translate. So, click natin. So, dito, magta-type ka lang ng any word na gusto mo i-transmit ng computer, no? So, may naka-type na ako rito. This is DB1 XRY. My name is Jerry. So, call sign natin to, no? So, ang nakaset ditong speed is 20 word per minute, no? So, pakinggan natin kung gaano kabilis yung 20 words per minute, no? So, pakinggan natin. So, medyo mabilis, guys, no? So, subukan nating bagalan. So, 11 words per minute. Pakinggan natin. Ayun, yun ang bilis ng 11 words per minute. Medyo mabagal, no? So, ganun lang, guys. So, guys, sana may matutunan kayo doon sa Morse code na topic natin, no? So, practice lang, no? Practice lang. Ngayon, kung meron kayong mabibiling oscillator key or yung may nabibili sa Quiapo, eh. Eh, 150 yata yun na nasa box na nila. Naalala ko dati nung nag-aaral pa kami prior to exam sa NTC. Yun ang pinagpipindot natin, no? Pero kung wala naman sa apps, no? Eh, malaking bagay yun, no, guys? At more practice para makabisado nyo. At sa mga maturista na gusto mag-take ng class A, no? Yun. Gandang practice yan, guys, no? So, dito ko na tatapusin yung vlog ko, no? At muli, sa mga hindi pa nagsusubscribe, click nyo lang yung subscribe button, no? And like nyo na rin i-share. So hanggang sa muli, guys, at sa mga subscriber po natin dyan na nanood, maraming salamat po. At mabuhay po tayong lahat.